Ganyan-ganyan ang hindi pagkabagay ng materialism sa buhay ng Kristiyano. Kumisan kung hindi pa natin dadaanin sa pag-awit o kaya sa isang artistic presentation, ay hindi natin matatanto na hindi bagay sa mga Kristiyano ang materialism. Hindi bagay magkasunod na awitin at lalong hindi bagay na paghaluin sa buhay ng isang Kristiyano. Created to be productive. Why does the Bible seem to sound so anti-wealth and anti-material goods? Ganun nga ba yon? Ang ating pong pag-aaral, pinamagatan natin, so what's wrong with materialism? Ano naman ang problema at mali kung tayo'y mga materyoso? Salamat po, Ama, sapagkat maaari kaming mag-aral, maaari naming ihambing ang mga bagay-bagay sa aming buhay at nang luminaw sa amin kung ano ang mabuti at hindi, lalong-lalo para sa aming mga anak mo. Mangusap po kayo, kayo po ang maging tagapagsalita ngayon. May you cleanse us from all our iniquities, forgive us, make us whole, walk in our midst, give us your wisdom, reveal your teaching to us. Protect us from lies, protect us from falsehood, from all work of evil men and evil spirits. And may you be our teacher. Lead us, Father. Glorify only yourself. In the name of Jesus our Lord, we pray. Amen. Para po maunawaan natin at ma-appreciate yung mga katuruan ng Biblia tungkol sa materialism, ay marapat na balikan at ating sariwain kung ano ba ang kahulugan ng buhay at bakit ba tayo nilikha ng Diyos. Let's take a look at God's sacred design and destiny for man. First of all, it is very clear to us that God created man, meaning man and woman, in His own image. Nilikha ang taong kawangis ng Diyos. Genesis 1:27, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So man was created to share in God's essence. Nilikha ang tao upang maging kawangis ng Diyos para makasalo ng Diyos sa kanyang kasarinlan, sa kanyang personality, sa kanyang being. Created to be like God in true righteousness and holiness. So man was created to be like God. In 1 Corinthians 11:7, a man is the image and glory of God. Man meaning tao, it doesn't mean male only, na siya ay nilikhang kawangis ng Diyos at nilikha siya upang maging kamukha ng Diyos. So man was created for fellowship. Siyempre, ang pwede lang maka-fellowship ng Diyos, yung mayroong kamukha niya or yung mayroong mga similarities sa kanya. 1 Corinthians 1:9, God has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ. Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground it came from, and the Spirit returns to God who gave it. So, tayo nilikha upang makipag-isa sa Diyos, at ang Espiritu ng tao ay marapat bumalik sa Diyos. So, man was created for fellowship, for coexistence with God, and for unity in spirit with God, para kasama, kahalubilo, kaisa ng Diyos. 2 Peter 1:4, through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. So we were positioned to participate in the divine nature. Makilahok sa kabanalan ng Diyos, makisangkot, makiisa dito. But we should never forget man's violation and annulment of his sacred design and duty. Maganda ang plano ng Diyos, maganda ang disenyo ng Diyos, makaisa niya ang tao, makasama, makasalamuha, makisangkot ang tao sa kanya at makisangkot siya sa tao, pero sinira ito ng tao, winasak niya nang siya'y nagkasala. Sapagkat bagamat yun ang layunin ng Diyos, eh may requirement naman, we must be holy because God is holy. And God cannot have fellowship with sin. But man committed sin. He committed sin. Genesis 3:3, God did say, you must not eat from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Ito yung quotation ni Eve kay Lord. Ang natandaan niya, bawal kainin ang prutas na ito o ikamamatay ng tao yon. At alam nating, kinain nila. Romans 3:23, for all have sinned
and fall short of the glory of God. Because of man's sin, yung sin ng ating ninuno na si Adan at ni Eva, at mga sins at kasalanan natin na personal, the divine image of God in us got damaged. Therefore, fellowship, coexistence, and unity with God got broken. Nasira ang relasyon dahil sa kasalanan at naputol ang ugnayan natin sa Diyos. Meanwhile, God has a wonderful rescue plan. And what is God's rescue plan? Because the creation, man, was destroyed, the plan was to recreate man into God's own image again in a spiritual way, spiritually speaking. So, nilikha ang tao sa wangis ng Diyos, winasakyan ng tao, likhain uli ang tao, recreate, ulitin sa isang spiritual na paraan. And how is that going to be done? Through spiritual rebirth. Kaya kailangan kang ipanganak na muli sa Espiritu sapagkat nasira na yung dahilan at yung itsura nung unang pagkakapanganak. 1 Peter 1.23, "For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God." Kailangan magkaroon ng bagong pasimula. So, we need spiritual rebirth and spiritual transformation after that rebirth. 2 Corinthians 3.18, "And we are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit." At tayo'y binabago, pataas ng pataas ang antas ng pagbabago, habang tayo'y inilalapit ng inilalapit sa wangis ng Diyos na nawasak at nilayuan natin dahil sa ating kasalanan. So, dalawa ang purposes ng buhay: tumigil sa paglayo sa Diyos, at pagkatapos yon ay bumalik sa Diyos. At sa pagbalik na yan, palapit ng palapit ang ating anyo sa Kanya dahil tayo'y pabago ng pabago, binabago ng binabago ng binabago, at yun ang dapat nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Pabago ng pabago, palapit ng palapit sa wangis ng Diyos. Kaya kailangan ng spiritual growth, paglago. 1 Peter 2:2, "Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation." So you were already saved, but you have to grow up in your salvation. Hindi sapat na ipanganak. Pagkapanganak, kailangan kumain ng mabuti, maalagaan, para lumaki at mag-mature. And, of course, we are being transformed spiritually para magkaroon tayo ng spiritual perfection. Because God is perfect, we have to be perfect to come near to Him. Hebrews 10:14, "By one being made holy." So yung possibility of perfection was earned by Jesus through His sacrifice on the cross. Dahil yung kanyang perfection inilipat sa atin. Pero yun ay naitanim pa lang at kailangan palaguin at mamunga. Kaya kailangan mag-grow. Therefore, man is to turn from sin. Para siya ma-recreate, para siya bumalik sa Diyos, kailangan siyang tumalikod sa kasalanan. Romans 6:14, "For we know that our old self was crucified with Him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, for sin shall not be your master." So kailangan, talikuran na ang dating katawan na puno ng kasalanan at palakihin na ang bagong katawan na espiritual at nang maging malaya. Hindi daw tayo dapat maging alipin ng kasalanan. What is sin? Against the background of what we have already discussed, meaning the purpose of creation and recreation, sin, among its many forms, will be being earthbound. Nakatali ka sa lupa at papunta ka ng papunta sa lupa, hindi ka umaangat, palubog ka pa ng palubog. That is a phase of sin. Sin is being imprisoned in the material world. Katulad nung kinakantang, "We are living in a material world and I'm a material girl." Therefore, sabi niya, dapat materialistic na lang tayo, kalimutan ang espiritu. Kaya kitang-kita natin ang pagkakaiba sa worship song. Hindi bagay pagkasunod. Kaya hindi bagay sa Kristiyano paghaluin sa buhay niya ang espiritualidad at materialism. Sin is being of the world, of the soil. So man is to, first and foremost, turn from sin and then return to God. Turn to God or return to God.
tumalikod sa kasalanan at humarap sa Diyos, bumalik sa Diyos. Malakay 3:7, "Return to me and I will return to you." Yan po ang sinabi ng Diyos. Bumalik kayo sa akin, babalik din ako sa inyo. What does it mean to return to God? Paano ba bumabalik sa Diyos? One of the meanings is to return to being of the Spirit, not of the flesh, not of the world. Return to being spiritual. Return to being transcendent, being beyond the physical and the body. Dati nalalampasan ng tao sa kanyang original clean form ang mga material na bagay. Pero dahil nawala ang kanyang espiritualidad at na-emphasize ang kanyang pagiging laman lamang, nakakulong ngayon siya sa laman na ito. So ang kailangan gawin ng tao para makabalik sa Diyos, bumalik sa pagiging espiritual, lampasan ang mga kulungan na inilalagay ng daigdig, especially the physical world. So in a manner of speaking, God was saying, "Return to my image and my image will return to you." Bumalik ka na pagiging kamukha ko at ibabalik ko naman sa iyo ang aking pakikipisan. 1 Corinthians 15, 42-44, "The body that is sown is perishable. It is raised imperishable. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown in a natural body. It is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body." So dalawa ang pagkatao, dalawa ang ating katawan. May katawang physical at may katawang spiritual. May kakanyahan tayo na physical at merong spiritual. Kung sino sa dalawa ang iyong pakainin, kung sino sa dalawa ang iyong laging asikasuhin at pagbigyan, yun ang makapangyayari at yun ang maghahari sa ating buhay. Hindi dapat nililimot na meron lang tayong material aspect pero meron tayong spiritual aspect na mas mahalaga. Ecclesiastes 12:7, "And the dust returns," meaning the natural body, the dust, "returns to the ground it came from. And the spirit," meaning the spiritual body, "returns to God who gave it." Paano babalik ang espiritu sa Diyos? Eh ang dumi-dumi na niya, nadumihan na siya dito sa buhay na ito, kailangan siyang linisin, kailangan siyang palaguin, kailangan siyang palakasin, at kailangan siyang ibalik sa anyo ng Diyos para magswak siya doon sa pinto ng langit na dapat niyang pasukan. Kaya dapat yung espiritu ibinabalik sa wangis ng Diyos. So, man is to return to the image that was lost in the garden. 2 Corinthians 3:18, "And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit." At tayo naman daw ay binabago, tuloy-tuloy, pasidhi ng pasidhi, paganda ng paganda ang pagpapalit ng ating anyo, ang pagbabago ng ating buong pagkatao para bumalik from sin to God, from the body to the spirit, from the material to the spiritual. Man's spirit must grow back into God-likeness, which means less of this world and more of the other, more of God. This process must be ongoing and progressive. Hindi dapat tumitigil ang pag-asenso ng espiritu ng tao palapit ng palapit sa wangis ng Diyos araw-araw na dumaraan. Now, what is man's biggest obstacle to regaining spiritual direction and to growing in the Spirit? Ano nga ba ang tunay na pinakamalaking hadlang para mabalik tayo sa Diyos at lumago ang ating espiritu? Worldliness is the biggest obstacle. Pagiging makalupa lamang, being a material girl or boy only, being of and confined to, being limited to and by the earth and the world. Yan po ang pinapakahulugan natin ngayon sa worldliness. Yung nakakulong ka at limitado ka lang sa physical world. Nakakulong ka lang dito. In other words, hindi ka malaya na hanapin ang paglago at paglayang espiritual dahil nakakulong ka sa iyong mga material needs, material desires, and materialistic orientation. It means being imprisoned in the material world, not being able to transcend the body, not being able to ascend
and develop spiritually. Hindi nalalampasan ang katawan. Pag sinabi ng tiyan, gutom ako, ibebenta ang kaluluwa para kumain. Pag sinabi ng katawan, gusto ko itong ganitong sarap, sisirain ng espiritu, makuha lang yung hinihingi ng katawan. Alipin ng katawan ang at kagustuhan ng katawan. Like a pupa transcends the cocoon to become a butterfly, the spirit must be able to transcend the body so it can be free to pursue its godly agenda. Kailangang nalalampasan na, ah, gustong-gusto ko ng ganitong magandang bahay, pero kung kailangan ko mandaya at magkasala, huwag na lang, makukontento na ako sa ganitong bahay. Hindi ako pakukulong, patatali sa kagustuhan ng aking katawan o ng aking materialistic orientation. So what is materialism? Too much attachment to the world. Sobrang pag-ibig, pagkahumaling at pagsunod sa mga bagay-bagay lamang. 1 Corinthians 3, 1-2, isang problema ng mga Kristiyano na binabanggit dito, brothers, I could not address you as spiritual but as worldly, mere infants in Christ. Sabi, hindi ko kayo maturuan ng pang malaking bagay, hanggang maliit na bagay pa lang kayo, kasi baby pa lang kayo kay Kristo, hindi na kayo tumanda, hindi na kayo umasenso. I gave you milk, not solid food, for you were not ready for it. Indeed, you still are not ready. Sabi, gusto ko na sana kayo pakainin ng karne, pero ayun, gatas pa rin ang ibinibigay ko sa inyo, kasi isip bata pa kayo. Hindi kayo pwedeng turuan ng mahihirap na bagay, hindi nyo kaya. Ang tagal-tagal nyo ng ganyan. Bonsai, hindi na lumaki, hindi na namunga, hindi na nag-mature. You are still worldly. Sabi na dun si Paul, makalupa pa rin kayo sa kabila ng lahat. At sa Ephesians 4, 11-13, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up, until we all reach unity in the faith, and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So, ipinapaliwanag dito dahil bakit daw maraming spiritual gifts? Bakit maraming ministry? Sabi, ang Diyos sa kanyang karunungan, minabuti na magbigay ng iba't ibang calling, iba't ibang gifting, iba't ibang kakayahan para magkaroon ng iba't ibang mga gawain at ministry ang church, para pag ang lahat ng ito'y pinagsama-sama, kayo na mga members ng church ay mag-mature. At ano daw yung maturity? Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Yung maging kamukha kayo ni Kristo. So may nagpipreach, may nagdadasal, mayroong kumakanta, mayroong nagtuturo, iba't ibang mga ministries, isa lang ang layunin para tayo mag-grow, pakainin, so that we can become more and more like Christ. That is the goal of church life. To minister to one another, to receive ministration, to give ministration, so we all grow and become more and more like Christ. That's why when you are absent, you cheat yourself because the gifts in the church are not ministered to you. And you cheat the church because your gift is not ministered to everyone else. Dapat nagtutulungan. Kung anong binigay sa inyo ng Diyos, sinusurrender mo sa church. At yung ibinigay sa kanila, isinusurrender din nila. Lahat nakikinabang, lahat lalago. Ang goal, maging kawangis ni Kristo. But materialism is one major form of worldliness. Materialism is one major prison. Maraming mga tao ay hindi makakalaya, hindi lalago ang espiritu, dahil nakakapit, nakayakap sa mga material na bagay. To return to God, man needs God's guidance and direction, rule and dominion. We need God's way, God's spirit, God's purity. Yan ang kailangan para makabalik doon sa anyo ng Diyos. Proverbs 16:9, in his heart, a man plans his course, but the Lord determines his steps. Kailangan na susunod ang Diyos. Ang layunin niya, ang gawain niya, ang plano niya, ang timing niya na susunod para tayo lumago. But materialism pulls and keeps a man on the ground. Dahil sa pag-ibig sa material na bagay, hindi susunod ang tao sa Diyos. Titipirin ang oras sa pag-church, sa pagba-Bible study. Manghihinayang sa oras, sa paglilingkod sa Diyos, dahil ikikita pa niya yan ang pera. O ikakasarapan ng kanyang katawan sa pagpapahinga, sa pagbabakasyon, sa pagpapasarap,
kaya hindi lalago ang espiritu dahil sa sobrang pagpapahalaga sa katawan at sa mga material na bagay. Kung ganon, hindi siya makakaangat. Kaya ang sabi, bumabalik lang sa lupa ang tao pag hindi siya gumawa ng paraan. Genesis 3:19, "You return to the ground, since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return." Likas ng tao ang gusto niyang bumalik ng bumalik sa lupa dahil pinatay na nga niya ang kanyang espiritu, winasak na niya ang koneksyon na sa Diyos, ang natira na lang ang koneksyon niya sa lupa. Kaya lagi siyang pabagsak ng pabagsak at doon siya laging nauuwi. What is materialism? It is preoccupation and fixation with. It is attachment to, addiction to, and slavery to material things and objects. Yung walang inisip kundi magkaroon ng pera o magkaroon ng mga bagay. Mahal na mahal ang isang bagay. Mahal na mahal ang lupa kahit na makagalit ang kapatid, kakamkamin ang lupa na minana sa magulang. Mahal na mahal ang isang bagay kahit na masira ang relasyon sa kapwa-tao, pahahalagahan yung bagay na yun. Pag tumawag ang pera, sunura takbuhan kahit pa nga masakripisyo ang relasyon sa Diyos. Therefore, materialism is imprisonment. It is paralysis of the spirit. Materialism is non-development of the spirit. Hindi umaasenso dahil may hadlang. Why? Because material attachment keeps and prevents man from returning to God's image. Mahirap bumalik sa Diyos ng maraming bit-bit, maraming mga minamahal na bagay. And you know that greed consumes valuable time. Greed consumes valuable energy that could otherwise be devoted to spiritual transformation. Siyempre, kung mahilig ka sa pera, mahilig ka sa bagay, marami kang uubusin niyang oras. Kaya lalong-lalo sa Western Hemisphere, sa mga tinatawag na developed countries, limitadong-limitado ang pakikipagmabutihan ng mga Kristiyano sa church. Limitadong-limitado ang ministry, limitadong-limitado ang mga activities. Dahil sa West, ang oras, pera. So bakit pa ako magsa-Sunday school teacher? Eh pwede pa akong kumita, may sideline pa ako ng 2 extra hours. Bakit pa mag-meet sa gabi ang church para mag-pray? Isiksik na lang lahat yan sa Linggo 5. Bakit pa magagawa ng mga kung ano-anong activities? Tama na yung konti, orasan ang lahat. Limitado, dahil inuubos ang oras sa paggawa ng pera. Hindi naman masamang gumawa ng pera, hindi naman masamang magkabahay, magkakotse. Pero kung yan na lang nang yan ang inuna, yan ang sinasabi natin. Why does the Bible wage war against materialism? Because materialism gives God a very lively competition. And a lot of times, material things win over God when it comes to winning people's hearts and minds. Especially in their allocation of time and energy. Kaya maraming inuubos na oras at lakas ang materialism. Materialism leads people to compromise their spirituality, to corrupt their morals, and even to commit sinful acts that contaminate their soul. Nakita niyo po ang mga pagsisinungaling para magkapera? Ang corruption ng mga tao sa malalaking mga korporasyon at sa gobyerno, kahit saan na lamang, dahil ipagbibili ang kaluluwa pag may price tag. May kikitain, isasangla ang espiritu kay Satanas dahil sa mga bagay. 1 Peter 2:11, "Dear friends, I urge you, as aliens and strangers in the world, to abstain from sinful desires which war against your soul." Kaya yung may mga tindahan na hindi na makapagsara-sara, hindi na maka-attend-attend ng worship, tapos alam na alam mong nagtagumpay na ang Espiritu ng Diyos sa kanila dahil marunong na sila magsara. Marunong na sila mag-schedule ng kanilang mga negosyo para may puwang naman ang pagsamba, may puwang ang paglagong espiritual. At nakikita nila, lalo pala sila pinagpapala ng Diyos. Kumisan nga, lalo lumalaki yung benta nila kahit sandali lang sila nagbukas dahil magwa-worship. At kahit pa nga hindi lumaki yan, yung buhay ka pa, tapos lumalago naman ang espiritual na buhay mo, aba, hindi ka pa rin lugi. Kasi hindi ka lang a material girl, you are a spiritual girl and boy. Kaya hindi mo lamang pinapataba yung bulsa mo, dapat pinapataba mo yung espiritu mo. Dahil darating ang panahon na mamamatay ka, maiiwan ng bulsa, ang espiritu lang ang bit-bit mo. Pagharap mo sa Diyos, kailangan mo presentable yon.
Sasabihin ng Diyos, paano hindi kita kamukha? Umalis-alis ka nga dyan sa harap ko. Kasi ang goal nga natin ay maging kamukha niya para maging katanggap-tanggap tayo pagbalik sa kanya. Kayo man, tatay kayo, tapos may anak na hindi nyo kamukha. Di ba? Agad-agad mo magtatanggapin. Lalo ang tagal-tagal mong wala, 2 years, pagbalik mo, may anak ka na. Tapos sabi ng babae, mental telepathy, papa. So, hindi ko naman kamukha. Siyempre, may mga anak ako, minsan hindi mo kamukha kasi kamukha ng kabilang partido, kamukha ng lolo mo nung 4th generation ago kasi tumatalon-talon naman yung mga itsura natin. Pero sa espiritu, alam ng Diyos kung sino yung kamukha niya. Ang goal natin, Lord, binibigyan niyo pa po ako ng 30 years para mabuhay, 40, 50, whatever. Gugugulin ko ito para araw-araw, palapit ng palapit sa itsura niyo ang itsura ng espiritu ko. Pero heto ngayon si material thing, tumatawag ng aagaw ng iyong pansin, kaya nga hadlang ang ganitong mga bagay. What are some of the Bible's teachings on materialism? One, that man needs only the basics. Man needs only a few things. Konti lang talaga ang kailangan ng tao. Yung mga andami-daming lupa, pag namatay ka, ang kailangan mo lang naman talaga, halos isang 2 meters by 1 meter lang, yun lang paglalagyan ng nicho mo, yun lang ang talagang kailangan mo. Eh, kung kinremade ka pa, ang kailangan mo lang isang palayok. At kung inihagis-hagis ka pa sa mga dagat dahil romantic ka, ni wala kang kailangan. Konti lang ang kailangan ng tao. Kaya sa dinami-rami ng mga tuwalya nyo sa cabinet, ilan ang ginagamit nyo talaga? Sa dinami-rami ng mga gamit, ilan talaga ang nagagamit? Doon sa mga maraming bahay, ilan talaga natitirhan nyo at natutulugan man lang? Konti lang ang kailangan ng tao. 1 Timothy 6:8, if we have food and clothing, we will be content with that. In Luke 11:3, give us each day our daily bread. Yan yung policy. Hindi our weekly, our monthly bread, our daily bread. Another thing, the search for more and for much, the search for wealth, can be spiritually dangerous. Not always. There are people who are so blessed, they can become rich without selling their soul to the devil. But many more will have to do compromises just to be rich. 1 Timothy 6:9, people who want to get rich fall into a temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Maraming napapahamak sa paghahabol ng kayamanan. Love for money corrupts the soul. Not money itself, but love for it. Alam niyo, may pera kayo, tapos marunong kayong magbigay, marunong kayong gumastos, marunong kayong maglibre, marunong kayong mag-blow out. Ang ganda ng pera. Pero kung sinasacrifice natin ang relasyon sa tao para magkamal pa ng pera, magkaroon pa ng more pera, doon napapahamak ang ating kaluluwa. Root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Yan daw pag-ibig sa salapi ay pinag-uugatan ng napakaraming kasalanan. At may mga tao dahil sa paghahabol ng pera, nalayo sa Diyos. At sinaksak nila ang kanilang puso ng napakaraming mga balisong. Sinisira nila ang kanilang sarili. A corrupted soul cannot reflect God's image. A corrupted soul cannot return to and grow into God's image. A corrupted soul keeps the person on the ground. Kaya kailangan hindi corrupt ang tao. And what is the major thing that corrupts? Materialism. So kung re-reviewin po natin ang mga kanina pa natin dito, pinipilit ipaliwanag, ang tao nilikha sa wangis ng Diyos, siya ay espiritu. Ang espiritong ito'y nasira dahil sa kasalanan. Kaya naman ang balak ng Diyos at ang kanyang ginawa ay muling buhayin ang espiritong ito, bigyan ng bagong simula at bagong pagkakataon sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Bayaran na ating mga kasalanan para magkaroon tayo ng clean slate, bagong pasimula, at pagkatapos nagsimula yon, dapat umasenso at tumuloy ang tao sa pagbalik sa wangis ng Diyos na nawala dahil sa kanyang kasalanan. So ang goal, maging kamuka at kamuka at kamuka ng Diyos. Ano ang isang malaking hadlang? Materialism. Pag-ibig dito sa lupa, pag-ibig sa mga bagay, pag-ibig sa pera. Bakit hadlang yon? Dahil sa pag-ibig na yan, nahahadlangan, nahaharangan, napapabagal, napapatigil ang ating biyahe para malapit ng malapit sa Diyos. Materialism is one terrible prison and hindrance to spirituality. Luke 12:15, then he, Jesus, said to them,
Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. Hindi susukatin ng Diyos ang tao sa dami ng kanyang ari-arian. Susukatin ng Diyos ang tao sa lapit ng kanyang anyo sa anyo ng Diyos. Iyon ang sukatan. 1 John 2:16, "For everything in the world, the craving of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world." Kaya dapat iwasan. Meanwhile, the door to the kingdom of God is narrow. Ang linaw-linaw nun. Luke 13:24, "Make every effort to enter through the narrow door. Because many, I tell you, will try to enter and will not be able to." Ang pinto daw patungo sa kaharian ng Diyos ay makipot. At dahil makipot yon, ang tao'y makakapasok lang kung huhubarin lahat ng mga kung ano-ano niyang nakasabit sa katawan at nang magkasya siya sa makipot na pinto. At isa sa mga dapat hubarin, pag-ibig sa mga bagay at pera, materialism. Materialism is to be left outside the door so that entrance becomes possible. Siyempre, nakapasok kayo sa pinto dahil naglalakad kayo. Pero kung nakasakay kayo sa bus, hindi kayo makakapasok sa pinto ng ating bulwagan. So kung meron kayong mga bitbit at mga dala, hindi kayo makapasok-pasok sa makipot na pinto ng langit. Kaya kailangan bitawan yan. At isa yung dapat bitawan, sobrang pag-ibig sa pera, pag-ibig sa mga bagay-bagay lamang. Hebrews 12:1, "Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us." Sabi, tanggalin ninyo, hubarin ninyo, ihagis ninyo yung mga kasalanang nakakapit sa inyong katawan, bakbakin ninyo't itapon. At nasa ganun, gumaan kayo at makatakbo sa karera ng buhay na ito, so that you may run with perseverance the spiritual race that is marked out for us. Nakakita na ba kayo ng tumatakbo sa mga karera na ang daming dala? Ang gaan-gaan nga niyan, pati yung shorts na suot niyan, yung material niyan, napakagaan, lalo kung professional runner. Para walang abala, hindi pwedeng ang dami mong dala. May bibitawan ka para ka makatakbo, may bibitawan ka para ka makarating sa finish line, at may bibitawan ka para makapasok ka sa makipot na pinto. So what is the way to spiritual metamorphosis? It is through changes in our thought patterns. Sasabihin natin, paano mangyayari yan? Paano ko mabibitawan yung pinapahalagahan ko? Paano ko tatalikuran yung minamahal ko? Paano ko haharapin yung espiritualidad na hindi ko na ba talaga gusto o ang hirap-hirap naman? Mangyayari lang po yan, kapatid, pag nagbago ang paraan ng ating pag-iisip. Tatandaan nyo, mahal nyo lang ang isang bagay dahil iniisip nyong mahal nyo siya. Pero pag naisip nyong hindi nyo siya dapat mahalin, mawawala ng pag-ibig nyo dyan. Even loving is a decision. So, nagbabago ang desisyon pag nagbago ang isip. Kaya ang tao, gusto po natin na makapasok doon sa makipot na pinto, gusto natin ma-enjoy ang kalangitan, gusto natin ma-enjoy ang pagpapala ng Diyos, gusto natin maging kawangis ni Kristo, baguhin ang ating attitude about the world. Baguhin ang pag-iisip. Romans 12:2, "Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Ang kailangan ng tao, mabago ang isip, mabago ang paraan ng pag-iisip, at mabago ang mga pinagtutuunan ng isip. Kaya kailangan ipaling sa Diyos mula sa mga bagay-bagay lang. Paano nagbabago ang isip ng tao? Sa pananalangin, sa pakikipagniig sa Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pag-aaral ng kanyang buhay. Kung nakikita na natin na wala naman talagang nararating itong ating mga masasamang ugali, bakit patuloy pa nating inuulit-ulit? Kailangan mag-observe ng buhay at mag-aral at baguhin ang pag-iisip. It's all in the mind. We need to renew our ideas about material things in order to enter the narrow door of the kingdom of God, the rule of God in our hearts. Malaking hadlang sa paglago ng espiritu, materialism. So, what's wrong with materialism?
among many things, it keeps people from being free. Free to go back into the image of God. Nakatali tayo dyan. Sa ano-ano kaya pong paraan, mga kapatid, maaaring tayo ay pinipigil ng ating materialism para lumago sa ating buhay espiritual? Ang nagbubunsod sa atin para magkasala o pumipigil sa atin para magpaka-banal? Anong mga gawain natin na may kinalaman sa paghahanap ng mga hinahangad natin ang naglalayo sa atin sa Diyos? Anong mga material na bagay ang hawak natin sa ating kamay na dapat nating bitawan para mawala ng laman ang ating kamay at tumanggap tayo ng pagpapalang espiritual? Napakadali siguro yan kung gagawin nating personal. Nating pinag-aaralan ang lahat ng ito. Sa pagkatayo nagtitipon-tipon, nag-aaral, kumaawit, sumasamba, isa lang ang dahilan para tayo mabago ng mabago ng mabago ng mabago, palapit ng palapit ng palapit sa wangis ng Diyos. Paano tayo pwedeng pigilan ng materialism? Sa ating mga pag-aaral, sa ating pagsunod sa Diyos, sa pagbabago ng ating buhay. Aming Ama sa Langit, humihingi po kami ng personal ninyong katuruan. Humihingi kami ng kaliwanagan na maikonekta namin itong mga nadidinig at pinag-aaralang ito sa amin-aming mga buhay-buhay. Ipamukha niyo sa amin, Lord, kung materialistic kami. Kung gusto namin kabig ng kabig, hindi naman kami marunong magbigay. Kung kami nagdadamot, ipakita mo po sa amin, Panginoon, kung ipinapahamak namin na aming kaluluwa para lang patabain ang aming bulsa. Teach us. Ipakita mo po sa amin ang aming mga kasakiman kung mayroon man. Kung paano namin kayo sinasaktan sa paghahabol namin sa mga material na bagay. Lord, kung meron pong hypocrisy in our lives, mga pagpapanggap, pagtatago ng katotohanan mula sa sarili naming isip at pinapapaniwala namin na aming sarili na kami makadiyos nga, kung meron kaming dapat ayusing attitude, Lord, especially about materialism, lalong-lalo kung pinagsasamantalahan namin na aming kapwa, ipakita niyo po sa amin at maituwid namin na aming buhay. Mga kapatid, tayo magbulay-bulay, manalangin, humingi ng kaliwanagan sa Diyos bilang tugon sa mensahe na ibinigay sa atin ng